kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Narito na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng aming pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos na ipinagkaloob ng ating Panginoon ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng pastor. Narito po si Pastor Leonides. Oh, magandang umaga, Pilipinas. At saka buong daigdig, alalahanin niyo yung kautosan na binigay ng Diyos kay Moses noong una pang panahon. Yung panahon ni Moses, the Ten Commandments. Ito ay ipapatubad ko raw sa ating panahon. Dahil yan ay patas ng Diyos na permanent. Pero meron akong napansin sa mga barangay na aming kinasasaligan, nakalagay doon ay 10 kumain. Ano ba yan? Hindi ba nyo ininsulto ang Diyos na nagbigay ng 10 commandments tapos pinalitan nyo 10 kumain? Mayroon pa. Nadagdagan pa eh. Pagdating sa mga hukuman ninyo, nadagdagan yung 10 commandments ng 11. Huwag kang aamin. So, sa mga hukuman ninyo, napansin ko na walang humaamin pag kayo'y nahabla. O nagkaroon kayo ng kaso. Pledge not guilty. Dahil meron kayong tagapagtanggol na abogado, pinaglalaban ang inyong katawiran kahit na guilty kayo. Dahil sila'y nabayaran, noon pa yan, matagal na. Kaya, noong panahon ni Marcos, pinatigil na yan eh. Dahil, maraming litisan sa hukuman na bulbul ang pagpapasya. May pinapanigan, may kinikilingan. Bawal yan sa Ten Commandments. Tandaan nyo. Ano yung Ten Commandments? Basahin mo nga. Exodo 20. Kapitulo 20. Yan ay announcement ng Diyos sa pamagitan ni Moises na propeta na yan inihag sa bundok ng Sinai. Diba sa'yo? Ibinigay ang 10 utos at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kaguluhan sapagkat hindi aariin ang Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kakat at iyong gagawin ng lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7th araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos.
sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw niyang iyong anak na lalaki ni babae, niyang iyong aliping lalaki ni babae, niyang iyong baka, niyang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Alright. Ito ay nasunod o nalabag. So, kaya galit nga Diyos dahil ito ay nilabag ng sangkatauhan. Lahat ng 10 utos na yan ay nalabag. Bakit? Eh kung alunin bawal, siya ang masarap sa inyo. Yan ang sinasabi ni Satanas. Kung ano yung bawal, siya raw masama ay masarap. Kaya yung mga nalilin lang, tinakain yung masarap. Ginagawa yung masarap na sinasabi ng manunukso. So, usong-usong ba ito ngayon? Eh, masarap daw po ang bawal. Usong-usong ba? Pagnanakaw? Opo. Pangangalo niya, usong-usong ba? Opo. Alright. Ano sabi? Aking dadalawin ang kalapastanganan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Alam niyo, ibig sabihin nito, yung pandaraya sa inyong kababayan, korupsyon, yan ang tinatawag na katampalasanan, panguumik. Maraming bagay na ginagawa ng tao para yumaman. Kaya yan ay bawal. Ano? Huwag kang magnakaw. Talaga bang walang magnanakaw? Ito ba ay nilabag ng sangkatauhan yung magnanakaw? Opo. Alright, ano yung pinapayag ni Wonder Boy? Na pagnanakaw, laganas daw. Buong mundo, ninanakaw nila ang pera ng bayan. Alright, so, ito ba hindi nakikita ng Diyos? Nakikita po. Kaya paggalit ng Diyos, yung nasa gobyerno, masaya sila. Lalo kung may dilubyo, mayroong tinatawag na binagyo o nagkaroon ng pinsala bayan, hindi sila nababalisa. Bakit? Dahil pagibigay nila yung tinatawag na calamity fund, nandun na. Usong-uso na yung pang-uumid, pagnanakaw, pandaraya, pandarambong. So, ito mga bagay na ito, natutuwa ba ang Diyos sa ginagawa ng tao? Bakit hindi nababalisa sila pagdating sa wala na mayroong mga dilubyo na parating ng Diyos? Tuwang-tuwa yung marami. Dahil meron silang inaabangan na pera ng bayan, at yung pera ng bayan na yan pagdating sa kinaukulan, sa alip na buo, bawas na lahat. At kakaunti na lang, kaya nagreklamo yung mga nasa
Tinatawag na, ano tawag yun? Laylayan. Hindi, yung mga... Yung mga may hirap. Yung mga pinaglalagyan ng mga tao pag may disaster. Ah, shelter ba yun? Oo. Yung kung saan nilalagyan yung mga tao pag may alimawa, baha o nalindol o nasunog. Evacuation area. Yun. Evacuation center. So, ang dami na punta sa evacuation. Mula pa noong bata ko, nababalikan ko, nagreklamo sila. Dahil sa kasalatan ng pangailangan, nagkakasakit sila. Bakit? Nagugutom, nagkakasakit. Dahil hindi maganda yung tirahan nila. Bukod po sa wala pang pagkain, so, walang inumin. Nung magsumbong sa akin ng Diyos, 4 months ago, ang sabi niya sa akin, ang mga namumuno sa bayan ay mga tulisan daw at magnanakaw. Binababayaan nila ang kanilang mga kababayan. Yun ang sinasabi sa Ten Commandments, kalapastanganan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sino kasi mga magulang? Hindi ba kaya namumuno ng bansa, mga magulang? Ano ang kadapalasanan na ginagawa nila sa kanilang mga anak? Ayan na, binanggit ko na yun ba? Maraming nagaganap na katampalasanan sa tao dahil maganda tirahan ninyo. Yung mga tao, hindi nabigyan ng wastong tirahan. Hindi ba yan ang utos ni Kristo? Bigyan ng pagkain ng wala, bigyan ng tahanan ng wala, bigyan ng damit ang wala. Right. Libreng edukasyon. Ngayon, ito ba'y natupad? Hindi. Dahil meron kayong tinatawag na public fund. Ano ibig sabihin ng public fund? Pera ng bayan? Pera ng mamamayan? Para doon sa mga mahirap na walang tahanan. Okay, ba't na maraming mga tao nakatira sa mga liblib na lugar? At walang tiraan na maganda. Kagaya ng mga mayayaman. Dahil kakaiba ang buhay na mahirap, kakaiba ang buhay na mayaman. Alalahan ninyo, marami akong alam tungkol sa hiwaga ng buhay. So, ngayon, alam niyo kung bakit ganun ang batas ng Diyos? Dahil yun, tinatawag na gulong ng buhay na sinasabi niyo. Hindi niyo alam ang kaulugan. Kung namatay ka na mahirap at hindi ka nakapasas na makarating sa langit, isisilang ka muli. Pag-isilang ka muli, ilalagay ka sa isang lahi ng mayayaman. Isisilang kang isang anak na mayaman dahil ikaw ay galing sa mahirap. Kung ikaw naman ay namatay na mayaman, at hindi ka nakagawa ng mabuti sa iyong kapwa, at hindi ka nakapasa sa buhay ng walang hanggan, ibabalik ka rin sa lupa. Ang tawag niyo yan ay reincarnation. Ngayon, ang reincarnation na ito ay may wagang binabanggit at hindi mapaniwala na marami. So, mamatay ka, mayaman. At hindi ka naganap, hindi mo naganap ang tungkulin mo sa taon na bibigyan mo ang kapwa mo at sinusulo mo yung kaibadan, isisilang kang mahirap mo. So, kabaliktaran. Kaya yan ang batas ng Diyos na ibigin mo yung kapwa mo, lalo-lalo na mamahirap. Dahil si Diyos ang may gawayan na pinaghirap ka dahil lumayabang ka. Hindi ka tumutulong sa mahirap.
Ngayon, mahirap ka na. Nag-antay nga ng tulong. O, pagdamutan ka rin, ha? Dahil ganyan ugali ng tao, hindi na bago. Basta mayaman. Nagpapakayaman lalo. Pag mahirap, kawawa na, ha? Dahil nasadlak siya doon sa dinatawag na pagdurusa. So, yan ang hiwaga ng Ebanghelyo na maraming hindi nakakalam dito. So, pagkakataon na na kayo mga mayaman ngayon, kagaya na sinabi ng Diyos kay Pablo, yung binatang mayaman dyan sa Mateo, religyoso naman eh. Alam niya yung buhay na walang hanggan at tinanong niya ang guro. Maestro, anong gagawin ko baka para makarating ako sa buhay na walang hanggan? Ano sabi ng maestro? Ipagbili mo lahat mong pag-ari at ibigay mo sa mga mahirap. Pagkatapos, sumunod ka sa akin. Ano sinabi yung binatang mayaman? Siguro, nagduda. Hindi naniwala. Nagtanong pa. Hindi naman maniwala. Hindi ba yan ang sinabi ko sa inyo sa mga unang Facebook ko? Yan si San Pablo. Milyonaryo. Hanggang pagtanda, binata pa. Dahil ayaw niya na malustay ang kanyang kayamanan. Sinusulo niya. At sinabi na Jesus, ibigay mo sa mahirap pagkatapos sumunod ka sa akin. Ayaw niya sa Ebanghelyo. Ayaw niya maging alagad ng Diyos. Dahil pag sumunod ka kay Kristo, gawing kanyang alagad. Ganun ang ginawa niya doon sa 12 apostol. Nandun sa Marcos Kapitulo 1. Kung paano niya nirecruit yung mga apostol niya. Ganun din ang pag gusto niya pag-recruit kay Pablo. Naiwanan niya lahat ng kayamanan niya, tapos sumunod siya sa krusado. Ayaw niya. Ano nangyari? Dahil isa siya sa nambubulahaw sa mga nagingilin ng sabat, dahil eksklusibo yung sabat na ipangilin. 6 na araw, gagawa ka. At gawin mo lahat, mga gawa mo, sabi ba? Hindi ba ganon? O bakit ngayon, yung mga paggawaan, mga kumpanya, anuman na pagtatrabahoan, bakit ayaw niyong palayain yung mga alipin ninyo para sumamba? Di ba batas yan ng Diyos? O sino unang lumabag ngayon? Kayong mga mayaman. Dalay, ayaw niyo palayain yung mga tarabantin niyo para sumamba ng Linggo. May overtime kayo na Linggo. Pero overtime pa ng gabi. Kaya karamihan na nagtrabaho sa inyo. Maraming nagkasakit. Dahil sa pagnanais na kumita ng maraming limpak na salapi, ginugol nilang kalakasan sa pagpupuyat, pabilisan ng trabaho, lalo yung tinatawag nyo pakyawan dyan sa pagawa ninyo. So, ito ang nangyari. Maraming napahamak, maraming namatay, maraming nagkasakit. Yan ang problema. Dahil iba't ibang sakit ang dumapo sa tao. Eh, paano? Ang mga patalastas ng mga yaman, ano sabi ninyo? Madalas, if symptoms persist, consult the doctor. Kaya lahat sila takbo sa doktor. Kahit na nanuno siya, takbo sa doktor. Kahit na nakukulam siya, takbo sa doktor. Maniwala kayo na mga sa talabanti na yan, maraming kamag-anak na magkukulam. Maraming marunong mangkulam. Yan ang usong-uso ngayon. Ngayon, may nagkakaingitan pa sa trabaho, lalo-lalo na kung yung tao, favorite ng amo niya, nainggit, iba, pakukulam nila. So, yung kulaman na yan,
ay usong-uso ngayon. Noon, hanggang mula noon, hanggang ngayon. Kaya nga't sinasabi ko sa inyo, bakit walang batas sa kulam? Bakit walang batas sa mambabarang? Bakit walang batas sa mga tinatawag ninyong bampira o aswang? Ito ba ay mga taong kasama sa lipunan ito? O hindi nyo paniwalaan yung mga yan? Bakit may tinatawag na witch doctor? Yung iba, sabi nila quack doctor. At meron naman doktor talaga. Bakit may pit healer? Kamukha ni Jesus. Dahil alam ng Diyos na lahat yan ay usong-uso sa sandaigdigan. Pero kayo, wala kayong alam na lahat ng tao na yan mayroon pang tinatawag na upahan na magkukulam. Kaya nga witchcraft, kung tawagin eh, negosyong pangkukulam. So, ba't hindi nyo alam mga ito? Ba't hindi nyo paniwala naman ito? Nag-aral pa man din kayo, pero hindi kayo nakarating sa sukdulan ng pagkaalam ng hiwaga ng buhay. Pero dito, sa karyan na langit, itinuturo sa amin ng Diyos lahat ng mga bagay na yan at binigyan kami ng sariling pagsisiyasat, panunuri. Ang tawag ninyo ay ano? Yung anong tawag dito mga doktor? Yung findings ng sakit, kung saan nagmula sakit. Okay, yung doktor, kabisado niya, yun ba? Pero yung iba, hindi niya kabisado. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, may pang-doktor, may pang-albularyo, may pang-pit healer, yan ang binulaos ng Diyos sa ibang lupa. Hindi ba sabi doon sa Ten Commandments, siya gumawa ng lahat ng mga bagay sa lupa. So, lawakan nyo yung pag-isip. Ginawa niya lahat yan. May doktor, may albularyo, mayroon sila sabi ninyong, ano sabi ni Juan? Pit healer. Oo. Yun sila sabi ni Miranda. Yung mga manggagamot na mga nasa mga bukid o kagubatan. Babaylan? Oo. So, dito sa Ilocan, dyan, iba pangalan yung mga babaylan. Alright. So, itong mga bagay na ito, nilirang ng Diyos lahat yan. Diba? Sabi ng Ten Commandments, nilalang ng Diyos lahat yan para sa atin at bigyan naman ang kalayaan yung mga taong eksperto sa mga bagay na yan. Pero ngayon, sa ating panahon, hindi na naging malaya yung mga yun dahil gumawa kayo ng batas, gumawa kayo ng mga pakulo, vaccine, quarantine. Nagbibinyag kayo ng masakit, COVID, ano pa, dengue, SARS, kung ano nung pangalan ng masakit. Kayo lang naman nagbibinyag na sakit eh. Pangkarinawan lang na masakit nung ngayon, kaya na yung SARS. Anong kalugan yung SARS? Nahirapan lang huminga. Dahil maraming problema sa baga niya. Dahil sa ligo siyo ng ligo, napasba. Nagkaroon siya ngayon ng tinatawag na pneumonia. At paglubalaan pneumonia, sabi niyo pulmonia. So, yung pulmonia, yan in meaning ng SARS, hindi na makahinga. So, no
noong unang panahon sa mga albularyo, bata pa ako, dahon-dahon lang yun eh. Na binibigyan nila sa mga tao, at magkinukulam, may dahon din na ipainom sa tao. At pag may naaswang, mayroong mga bagay na kalasag ng tao. Bakit binaliwala ng mga marurong inetsepera ang mga bagay na ito? Dahil gusto nila kanila lahat ang kayamanan ng tao. Ah, mahal pa naman ang presyo. Konsultasyon pa lang, mahal na presyo. Eh kung mahirap, paano niya makuha yung masuportan niya yung presyo? Lalo ang mamahal pa ng mga gamot. So, pag-aralin yung mabuti ito, ha? Eh, dati po kasi, Pastor, limandaan lang makakapagpakonsulta na yung isang tao sa mga doktor. Ngayon, kailangan 100,000 dala ng tao para makapagpa-doktor lang. So, ang dami mga gimmick na ginawa niyo. Nilinlang ninyo, niloloko ninyo mga tao. Hindi naman ninyo mapagaling lahat ng sakit. Dahil mayroon nga ang pang-albularyo. Mayroong pang-doktor. Mayroong pang-espiritual na sakit. So, dapat pinag-aralan nyo mabuti ito. Dalang Diyos mismo, gumawalan ng bagay na yan na ikapabahamang na tao kahit nasakit, sari-saring sakit na sinabi ng doktor, darating sa ay Diyos, iparating niya sa mga tao. So, naglagay din ng Diyos ng panggabot. Pag inilagay niya sakit, naglagay din ng panggamot. At naglagay din siya ng mga manggagamot. Kita niya. So, yan ang problema ng ating daigdig. Dahil hindi nagkakaunawa ng mga tao. Dahil yung sinasabi na 10 utos na huwag kang magsasaksi ng di katotohanan. Hey, kadalasan, nagsaksi ang tao ng kasinungalingan. Kaya nga, madalas kong sabihin sa inyo, maraming napahamak, maraming naghirap sa kababayan, hindi naman gumaling ng kanilang masakit. Dahil hindi naman talaga pang-doktor yung sakit eh. Pang-albularyo lang yun eh. So, bakit hindi nyo binigyan ng kalayaan ang bawat tao? Dahil yan ay nilalang ng Diyos lahat yan para sa tao. Nilikha niya lahat, di ba? Naglagay siya na sakit. Naglagay din siya na manggagamot. Alright. Kaya may doktor eh. May sakit. May doktor. Dahil inilagay ng Diyos yan upang kung sino man magsisisi kahit na sa ospital lang, gagaling na. Dahil yan ay nagsiyasat ako sa langit. Sino yung din doktor na inilagay sa mga ospital? Isang Arkanghel yan, hindi nyo kilala. Si Arkanghel Raphael, yan ang espiritu, prinsipe, Arkanghel, na inilagay ng Diyos para sa mga ospital, para umalalay sa mga doktor. Tinanong ko siya, bakit po kako yung mga pasyente niyo po sa ospital, bakit hindi po sila gumagaling? Ano, alam niyo kung ano sagot sa akin ng San Rafael Arcangel? Paano ko pagalingin, anak? Hindi naman sila marunong magsisi. O, see? Kahit na sa ospital ka, pwede kang gumaling at pagalingin. Kung marunong pala magsisi, kahit na rin sa albularyo. Kung hindi ka marunong magsisi, hindi ka rin pagagalingin. Ganon din sa mga espiritista. Unang-una, ipinangaral ang pagsisisi
Dahil yan ang unang ipinangaral ni Jesus. Doon sa Marcos, Kapitulo 1, Versikulo 15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Tayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Alright. So, nandyan na. Yung pangatlo, faith healer na. Diba? Tapos na tayo sa doktor. Tapos na tayo sa albularyo. Sa faith healer naman tayo pupunta. Ngayon, bakit inumang ng Diyos ang manggagamot na faith healer na kagaya ni Jesus? O pag sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapamak, hindi ba ganun? Nandun sa 3:16 na San Juan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Alright. So, pananampalataya lang, sumampalataya ka lang, gagaling ka na. At mapapatawad na rin ang iyong kasalanan. So, itong mga tatlong bagay na sinabi ko sa inyo, alin doon na pipiliin nyo ngayon? Sa doktor, albularyo, o faith healer? Ito, ito ang trabaho ni faith healer na Jesucristo, ha? Matthew 4:23. Mateo Kapitulo 4, Talatang 23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang Ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Kasi, parang sari-sari store. Sari-saring sakit. Rheuma, arthritis, kidney, sakit sa puso, sakit sa kamay, sakit sa balubaluran, sakit sa dugo. Kaya niya lahat yan. Leukemia, anemic, high blood. Kaya lahat yan. Sari-sari. Walang instrumento. Alright, tanda nyo ah. Ipatong lang kamay sa mga may sakit. Kahit na hawakan mo laylayan niya, gagaling ka. Si Pablo naman, pawis lang, gagaling ka. Ito naman panahon natin, yung Nazareno sa Quiapo, ililibot. Wala naman pawis, kuskus sila ng kuskus. Hindi naman si Nazareno yun eh. San Pablo yun, yung pinapawisan. Si Nazareno, hawakan mo laylayan niya. Hipuhin ka lang yan. Gagaling ka. Yan ang Nazareno. Ano may ibig sabihin ng Nazareno? Manggagamot ng Nazaret. Ito na. Marami kayong hindi alam na iwaga. Manggagamot ng Nazaret. Kaya Nazareno. Taga Nazaret, Bethlehem siya kasi. Kaya manggagamot ng Nazaret. Kaya yung ginamit ng mga apostol, pangalan, Jesus na taga Nazaret, gagaling ka na. Okay na na. Ganon din, yun din ang ginagamit namin. Jesus na taga Nazaret, gagaling din ang tao. Dahil yun ang tinatawag na susi ng paggaling. Pangalan lang na Jesus, gagaling na ang tao. Alright? So, ganon. Ano kasi eh, kanina pinamana yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba sa mga apostol? O, te, basahin mo sa Matthew 10:1. Mateo Kapitulo 10,
talatang 1. At pinalapit niya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. O yan pala ang dahilan kung bakit hindi gumagaling ang sakit ng tao kahit na doktor. Dahil uunahin mo pala alisin yung karumaldumal na espiritu. Excuse me. Unang-una mo palayasin yung karumaldumal na espiritu para pagalingin mo na. Sapi po. Sapi. Sabi ninyo, sapi. O, see? First step, palayasin mo muna yung masamang espiritu, tapos painuman mo ng gamot kung wala na siya, di ba? O, yan ang hindi alam ng mga doktor. Bakit? Ay, hindi naman makita yung x-ray eh. Makita mo ba yung x-ray yung multo? Makita mo yung x-ray yung mangkukulam? Makita ba sa x-ray yung engkanto? Hindi. Walang makita. Tsaka po hindi po tatalab yung gamot kapag may sapi ang tao. Yun na nga eh. Hindi tatalam yung gamot. Ano man, ipainom mong gamot. Pag may sapi, lalong lalala ang sakit. Tanda na nyo. Lalong lalala ang sakit. Yan ang experience ko sa aking panggamot sa loob ng 48 taon. Hindi lang lalala, namatay pa. So, ito ngayon. Kaya minumulat ko sa inyo ang iyong kaisipan para baguhin natin yung mga sistema na ipinauso kayo sa panahon natin dahil maraming namatay. Maraming napahamak. Sa halip na dadami ang tao, lalong nabawasan. Hindi masabi ng Diyos, paramihin niya tayo, palalaguin niya tayo. Eh bakit ngayon binawasan, nabawasan ng mga tao? Dahil yan nakasulat sa Biblia. Pakakaunti ko kayo sa bilang. Kung hindi kayo masunurin at hindi kayo lumakad ayon at insunod sa aking batas at palatuntunan. O, kung basahin mo yung Deuteronomio 28:49-60 o kaya sa 48 kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito na nasusulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos. O, see, unang-una yan na tinutukoy yung 10 utos. Pag hindi nyo tuparin at isagawa yung 10 utos na yan, ang kasalanan ninyo, yan ang batayan para kayo'y tanggalin sa mapa. Oh, alam niyo, sige, basahin mo na. Kung magkagayoy gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. Oh, at alam ba ng mga doktor itong salitang salot? Wala pa ako narinig na binanggit ng mga doktor, salot. Pandemya po tawag nila. Sabi niyo, pandemya. O ba't din naman niyo paliwanag kung ano yung pandemya? Kung ano ang bumubo sa pandemya? Salot! Mga elemento! Alam niyo mga elemento? Mga espiritu, napakarami! Sari-saring espiritu na gumugulo sa tao dahil inutosan ng Diyos yan sa pamagitan ni Prinsipe Socrates. Siya ang namamahala sa mga salot na yan. O, hindi nyo alam. Kaya pinaalam ko sa inyo ngayon para makasakaling magbago na ang inyong mga panisip. Mabago na kayo. Tuparin ninyo ang 10 utos. Dahil sino man lalabag 10 utos. Jack na maparusada yan ah, dumating na salot na hindi naman mapagaling ng mga doktor dahil sinabi niya sa akin noong 1990s
magpapasapit ako ng sakit na hindi mapapagaling na madalubhasa. O, nangyari. Eh, kung magpasapit pa siya ulit, ano kaya mangyari? Baka maubos na tayo. O, basahin mo na sa 28:50. 59 ng Deuteronomio. Kung magkagayo gagawin ng Panginoon na kamangha-manghang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi, malak ni salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. O, yan. Nakalagay sa Biblia eh. Kakilakilabot na sakit at malaon. Alam niyo ibig sabihin malaon? Matagal, tumatagal. Laon. Hindi ka mapapagaling. Ano ba? At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasulat sa aklat ng kautusang ito'y pararatingin nga sa iyo na Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. Oh, ano yung sabihin maibuwal? Patay. Mapatay. Hanggang sa ikaw ay mamatay. Matagal na sakit. Hindi gumagaling-galing. At hindi mapagaling. Ano mang gamot nakalagay dyan sa Jeremias. Yan ang mga pasya ng Diyos. So, hindi pa tayo natatakot dito. So, sumunod na tayo sa protocol niya na 10 utos. Basta araw na Linggo, palayain nyo lahat ang tarabantin ninyo para sumamba. Baka sakaling magbago na ang isip ng Diyos at hindi niya ituloy ang kanyang sentensya. Yan ang mga sentensya niya. Kahatulan. So, para magbago ng kaisipan niya, magbago na rin tayo pag-ugali. Bagoy natin ang ating patakaran. Lalong-lalo kayo na mayroong malalaking kumpanya. Batasin na ninyo ngayon na Linggo, wala nang magtatrabaho. Hindi kawalan yan sa inyo. Dahil yung 6 na araw, kikita na kayo. Kaunting bagay lang, pinaghihinayangan nyo, isang araw lang, pinaghihinayangan ninyo ang kita, ang kapalit ay paglipol. Oh, hindi lang kayo malilipol. Lahat ng tao, tarabantin nyo, malilipol. Dahil yan ang pasya ng Diyos. So, hindi pa tayo natatakot dyan? 10 commandments. Ito pa rin natin. Huwag na kayong mambababae. Huwag na kayong manlalalaki. Huwag na kayong palainom ng alak. O kung ano man, droga na binibili nyo. Nakakapinsala yan. O, tingnan nyo, ginawa ng mga droga. Ang daming gumamit ng droga. Pinagpapatay niya, pamilya niya. Nakita nyo yung hinampas niya yung anak niya sa kalsada. Nakadroga yun. Marami pa. O, sabi ninyo, usong-uso na naman exorcism. Talaga ba uso kayo yan? Dahil marami pa rin. Ang sumusunod sa kanilang bisyo. At sinasapian sila. Tandaan nyo ha. Pero ito ang mga bagay na ipakilala ko sa inyo para huwag na mangyari. Baka lumala yan. Matagal na ako manggagamot ng exorcism. 48 says na hanggang ngayon. Siya pa rin. O hindi ako naglulubay. Dahil yan ay panata ko rin sa Diyos. Commitment ko yan eh. Eh ano, kayo mga doktor, anong commitment ninyo? O kayo mga naglilingkod sa bayan, anong commitment ninyo? Panatang makabayan o panatang makasarili? Maalala ninyo ya, dahil yan ang unang binanggit ng Diyos sa 10 commandments, aking dadalawin ang katampalasanan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Hanggang sa 4 at 3 salin ng lahi. O yun ang salin ng lahi, yun ang reincarnation.
ay naisalin ka, naisalin, siya pa rin yung hatol ng Diyos. Kaya ngayon, habang may pagkakataon tayo, para hindi na danasin, hindi na natin danasin ang mga bidolubyong ito sa susunod na salin, kailangan makarating na tayo sa buhay na walang hanggan. Yan ang chance natin ngayon na magbago na para makamtan natin yung buhay na walang hanggan. Hindi na tayo isasalin ulit dahil magpahinga ka na. Yun ang tinatawag na rest in peace. Wala ka ng problema. Isa ka ng espiritu banal. Wala ka ng problema sa material. Mabubuhay ka na sa spiritual. Kasama mo pa ang Diyos mo sa kalangitan. Buhay na walang hanggan. Dahil ang ating kaluluwa, sabi nga sa inyo, engkanto yan. Galing sa Diyos yan. Engkanto yan. Walang kamatayan yan. Tandaan ninyo ha. Isasalin, isasalin, isasalin. Walang kamatayan yung kaluluwa. Maghiwalay lang yung katawan at kaluluwa. So, kailangan yung kaluluwa, ibalik mo sa Diyos para magpahinga na. Paano makabalik sa Diyos? Eh, hindi ka naman naglinis bago ka namatay. Umasa ka sa pare. Bindisyonan ka, sabi, kasama na sa Diyos. Kasama niya ang kanyang Diyos. Eh, samantalang kasama niya na yung kanto, nabiyag pala na yung kanto, nabiyag ng mga duwende. Yan ang hindi nyo alam. Pinalayas yan sa Pedro. O, nandiyan, gala ng gala. Ano sabi nyo sa gala ng gala na patay? Sumbis. O, kung maatake kayo na sumbis ngayon, magkakaset din kayo. Tandaan nyo ang sumbis na tinatawag ay kaluluwa ng taong patay. Yung iba ay mababagsik. Yung iba naman ay mababait. So, kung ano, ugali mo na matay ka, ganun, ay buhay, buhay ka pa. Ganun din ang ugali mo. Pagpatay ka na, mabagsik ka pa rin. Lasinggiro ka pa rin. So, makausap, ay, yung mga lasinggiro na nakausap ko eh, wala ba tayong inumin dyan? Sabi niya, kausap na yung kamag-anak niya. Ano ka, anak pa ng anak, eh, nasa patay na siya, nasa kabilang buhay na. Maghanap pa ng alak. So, lasinggero talaga. Kaya, paano makarating sa langit yung mga kaluluwa na yan? At hindi na pagbago. So, panahon na na sinasabi ng Diyos na pag magbago na tayo para tanggapin niya tayo sa langit dahil tayo anak niya. Hindi ba binanggit ko sa inyo sa mga unang Facebook ko? Ang Diyos ay umiiyak pag marami siyang pinapatay na tao. Bakit? Eh, anak niya lahat yan eh. Anak tayo lahat ng Diyos. Ba't niya pinapatay tayo? Eh, swail tayo eh. Kaya yung mga anak niya na pinapatay niya, iniiyakan din niya. Bakit? Swail kasi. Hindi marunong magbago. Baka tarantado, marumbado, basagulero, babayero. Papatayin ka. Pero iiyakan ka pa rin niya dahil anak ka niya. So, itong mga hiwaga ito na sinasabi ko sa inyo, paniwalaan niya ba ninyo? Kung hindi niyo paniwalaan, sakala ka lang maniwala, pagpatay ka na. Marami yan. Nakaluluwa na nakausap ko bago ko i-deliver sa langit. Kinakausap ko sila. At yun ang kanilang pinagsisisihan. Alam niyo, pinagsisihan nila. Yung relation ko kasi, di tinuro ng ganyan eh. O, kita na. Kaya wala kaming alam. Ngayon lang namin narinig ito. O. So, pagpatay ka na, saka mo lang na-realize yung katotohanan, huli na. O, sasalin ka na naman. Ganun, ba na, ganun pa rin ang harapin mo. Ang harapin mo, yan, banal na kasulatan. Harapin mo lahat yan. Kailangan maganap mo lahat yan nang mabubuti para qualified kang magpahinga sa buhay na walang gan. Tandaan nyo ah. Kung meron kayong gustong tanongin, magtanong kayo sa nasabi ko sa inyo at saysayin ko sa inyo maliwanag na maliwanag. Okay na. Alright. Sige. Hanggang dito na lang.
Kaya po kami nangangaral at ipinangaral po namin ang sampung utos ay upang tayo po ay sumunod. Gaya po ng ipinapayo po sa atin ni Haring Solomon ang mga ngaral. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Ang biyaya naway sumalahat na mga nagsisiibig sa ating Panginoong Hesukristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa. Ito po ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God. Maraming salamat po sa lahat po ng mga tumatangkilik, sa mga videos po ng aming pong pastor, at sa lahat po ng mga nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Rani Santos Baltasar. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo. Siya nawa.